Mga nakakagulat na batas sa Pilipinas, Part 1. Alam niyo ba na maaaring hindi makulong ang isang rapist pag pinakasalan siya ng kanyang biktima? Ayon sa Republic Act 8353, specifically Article 266, Section C, ang pagpapakasal ng offended party sa kanyang rapist ay isang pagpapatawad kaya't binuburan nito ang criminal action at ang penalty ng krimen. Pangalawang batas, alam niyo ba kung paano mabe-break ang tie sa eleksyon sa Pilipinas? According to the Omnibus Election Code, in case of a tie sa eleksyon sa Pilipinas, mabe-break ito sa pamamagitan ng toss coin. Pangatlong batas, alam niyo ba na hindi maaaring magpakasal ang isang byuda sa loob ng 301 days pagkamatay ng kanyang asawa? According to the Revised Penal Code, kapag ginawa niya ito, maaari siya makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Hintayin ang part 2, ito ang inyong hati, sexy lawyer, Attorney Vince. Boom! Ang mga nakakagulat na batas sa Pilipinas, Part 2. Alam niyo ba na maaari niyong patayin ang inyong asawa nang hindi kayo makukulong? According to Article 247 of the Revised Penal Code, kapag natsyempuan mo ang iyong asawa sa mismong akto ng pakikipagtalik sa kanyang kalaguyo, maaari mo siyang patayin at hindi ka makukulong. Sapagkat kung pinapabura ng batas ang self-defense, ganun din naman ang pagdepensa mo sa iyong dangal at honor. Pangalawang batas, alam mo ba na hindi ka maaaring magmay-ari ng pana sa Pilipinas? According to Republic Act 3553, ang sino mang mauhulihan ng may pana ay maaaring makulong ng 30 days hanggang 6 months. Pangatlong batas, alam niyo ba na maaari kayong makulong for offending religious feelings? Yan ang naging kaso ng namayapang Carlos Eldran nang naglabas siya ng isang malaking placard sa isang misa sa Manila Cathedral. Follow for more! Ako naman, ang inyong hati, sexy lawyer, si Attorney Vince, at your service. Boom! Ay, alam ko marami sa atin na nakakaranas ng low self-esteem, lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19. Eh kasi nga, we have lost physical contact with our friends and family. Pero, always remember, just like any other pandemics in the past, such as Spanish flu, SARS, MERS, smallpox, this too shall pass. Hindi nga man tayo tinamaan ng virus, eh tinamaan naman tayo ng mental disorders such as depression, anxiety, or post-traumatic syndrome. Kaya always remember to boost your self-confidence by constantly communicating with your loved ones and friends. Kahit Skype lang yan o Zoom. Play games with your family, Pictionary, Monopoly, or kahit charades. Work out kahit 15 to 20 minutes lang. And don't forget to meditate and pray. Sana dumating ang panahon na mayakap pa rin natin ang isa't isa. God bless you.